Magandang araw sa lahat. Ako si Jairo Bulero at nandito pa rin tayo sa Tagaytay City upang magbigay ng latest updates tungkol dito sa paggalaw at pag-alboroto ng Taal Volcano. Kung makikita natin sa ating likuran, medyo nagpasilip ng konti si Bulkang Taal. Hindi katulad ng mga nakarang araw na nandito tayo ay medyo manifest yung vag o yung volcanic smog sa paligid niya, kung kaya't mas clear, mas nakikita natin yung kanyang kabuuan at nakikita natin yung paglabas mismo ng usok doon sa kanyang crater. Ngayon din, eksaktong isang linggo matapos itong magtala ng Phreato magmatic eruption ay nagbubuga pa rin ito ng usok sa kasalukuyan. This time, nagbubuga pa rin ito na tinatawag nating steam ridge group. So sa kasalukuyan, ngayon, as of the moment, nagbubuga ito ng mga puting usok na indikasyon na patuloy ang volcanic activity doon sa loob ng vulkan. Ano nga po ba itong usok na ito? Ang usok po na ito ay nililikha ng paggalaw o pag-react ng tubig doon sa mga volcanic activity sa ilalim niya. Kaya yung tubig ay parang nagiging steam o parang usok or parang na-evaporate siya. Ganun din, kahapon ay tuloy-tuloy din talaga yung magmatic activity nitong vulkan. Sa katunayan nga, nakapagtala ang PVOX ng at least 5 Phreato magmatic activities kahapon. Unang naitala bandang alas 5 ng umaga, sinundan ng mga bandang alas 8, sumunod ng 9:15 at sinundan ito ng 9:26, at ang pinakahuling na itala base dun sa latest bulletin ng PVOX ay 11:25 AM. Ibig sabihin, tuloy-tuloy nga yung pag-react nitong tubig natin o yung mga particles natin sa ilalim doon, kaya nag-create nitong usok na ito. Kahapon din, as of 8 AM, nakapagtala ng 55 volcanic earthquakes ang PVOX sa nagdaang 24 oras. Dahil dito, nananatili pa rin off-limits, syempre, ang Volcano Island, syempre, ang limang barangay, Laurel at Agoncillo. Sa Agoncillo, off-limits pa rin o lockdown pa rin ang barangay Bilibinuang at Banyaga. Sa Laurel naman, off-limits pa rin sa Gulod, sa Bugaan East at sa barangay Buso-Buso. Ibig sabihin po ng off-limits, bawal po ang kahit sinong tao dyan sa mga lugar na yan upang maiwasan ang sakuna. Gayunpaman, nakapailalim itong mga barangay na ito sa specialized lockdown. Ibig sabihin, hindi naman entirely wala doon yung mga tao, pero may mga ilang residente na pinapayagan makapunta sa kanilang mga bahay sa mga importanteng dahilan. Halimbawa, kukuha ng pagkain, kukuha ng mga additional damit, pero besides that or bukod doon, hindi sila pinapayagan at talagang dinidiscourage ng lokal na pamahalaan yung pagpunta doon. Bakit nga ba pinagbabawalan? Ito pong limang barangay na ito, kasama yung Volcanic Island, Volcano Island, ay nakapaloob doon sa 7-kilometer danger zone na tinatawag ng PVOX. Ibig sabihin, sa oras na pumutok ang vulkan, ito yung pinakadelikado na mga lugar dahil paaring kasi sa malakas na pagsabog, maaaring magkaroon ng tinatawag nilang pyroclastic density current. Ibig sabihin nito, sa pagsabog ng vulkan, pwede maghalo-halo yung mga hot gas, yung mga abo, at mga debris ng vulkan na maaaring tumama o tumapon doon sa mga lugar na nasa doon na nandoon sa 7-kilometer danger zone. Nakadepende ito kasi minsan sa timde o ng pag-alboroto ng vulkan at tinataas ito sa alert level 4 o alert level 5, itong 7-kilometer danger zone na ito ay pinapalawak pa siya into 14-kilometer. So, nakadepende po talaga siya doon sa galaw ng vulkan. Kaya naman nananatili ang ating mga kababayan sa evacuation centers. Libo-libo pa rin yung mga nangangailangan ng ating tulong. Kaya kung nais po natin magpaabot ng tulong sa ating mga kababayan na kasalukuyan sa evacuation centers, mangyari po lamang na makipag-ugnayan po tayo sa mga lokal na pamahalaan. Gayunpaman, para naman sa mga kababayan natin na nagnanais bumisita dito sa Batangas area, dinidiscourage po ng Interagency Task Force on COVID-19 Calabar Zone ang pagpunta po dito. Pinagbabawal mo nila pansamantala o dinidiscourage nila pansamantala yung tinatawag na non-essential travel. Kaya kung hindi naman po kailangan at tayo pala magbabaksan lang, ay iwas muna po tayo dito sa area na to at ipagpalidan muna po natin para masigurado po natin na ligtas po tayo pare-pareho. Yan muna po ang update mula dito sa Tagaytay City.
Sumunod ko lang po sa Rappler para sa iba pang impormasyon upol sa pag-alboroto ng Bulkang Taal. Jairo Bulyedo, Rappler, Tagaytay City.